Pwede bang hindi na mag-import ng bigas ang bansang Pilipinas sa mangkarating bansa? Yan ang tanong na sasagutin natin sa video na ito. Ang sagot ko po dyan personally, sa ngayon ay hindi pa maaari yan dahil sa tinatawag po natin na shortage. Kukulangin po tayo sa supply ng bigas dito sa bansang Pilipinas because Filipinos consume rice far more than the usual average in Asia. Ibig sabihin nito, Filipinos love to eat rice. Kasama na yan sa kultura at tradition natin. So then meaning ito po ay hindi na mababawasan yung consumption natin kundi patuloy na dadami. So then yung supply po ay kakaunti. Talagang pagka tayo ay tumingin sa market, mas lolobo pa yan, hindi lang 60. Kasi nga pati yung mga imports rice ay inalis na natin. Number 2 is mahirapan tayo humanap ng alternatives. Kasi 'di ba po, sa economics kapag wala yung isang produkto na to, kaya naman medyo mahal, maghanap tayo ng alternatives. Ano yung kakainin nyo? Patatas na lang or kamote na lang. So medyo mahirap po yon para sa mga kababayan natin Pilipino. Kaya kailangan dito ay instead na mag-focus tayo sa mga tinatawag natin na imports, mag-focus tayo sa local efficiency of our agriculture. No? Ayan po, sa tulong ng gobyerno, yung mga polisiya, yung mga subsidiya at yung mga tinatawag po natin na mga regulatories under that. So kaya naman, yun yung masasabi natin dyan, no? May mga pinag-usapan pa rin silang rice tarification law na papababain yung taxes. Parang nang sa ngayon, mas mura yung mga imports cost. Sang-ayon naman tayo doon. Pero ang sa akin, yung pinaka gusto kong mangyari personally, yung ating local agriculture, mga local farmers, yan po ay matutukan para mas maging efficient tayo. At nang sa gayon, bumaba po yung imports of level of percentage ng imports natin. So yun yung sagot ko dyan. Alright?